Naranasan mo na ba ang mapigilan sa pagtuklas o paggamit ng iyong kakayahan dahil sa nahiya ka? Yun bang kapag may opportunity para gamitin ang kakayahan mo, eh nasasabi mo na lang na nakakahiya kasi, huwag na lang. O kaya naman, iba na lang. Likas daw sa karamihan ng Pinoy ang maging mahihiyain sa paggamit ng kakayahan kapag binibigyan ng pagkakataon. Madalas na nasasabi natin yung sila na lang, huwag ako, o bakit ako? At marami pang ibang dahilan o paminsan ay palusot. Maraming mga tao ang hindi na matutuklasan ang kanilang sariling kahusayan dahil nadadaig ng pagiging mahihiyain o kaya naman ay laging naiisip ang sasabihin ng iba. Marami din ang hindi na nade-develop ang kanilang kakayahan dahil nga sa pag-iisip na nakakahiya kasi. Hindi naman masama ang mahiya kung ito naman ay nasa lugar. Mahirap din kasi yung nagiging kasiraan na ang kawalan ng kahihiyan. Ang hindi marapat ay yung nagiging limitasyon na ang kahihiyan sa buhay mo at nasasayang ang mga God-given abilities at God-given opportunities dahil dito. Ang hiya ay maaaring maging bilangguan ng ating mga kakayahan. Isang hadlang upang ma-discover natin ang mga kakayahang bigay ng Diyos. At syempre, kapag hindi mo na-discover ang kakayahan mo, hindi mo rin ito madedevelop. Maaaring lumipas ang buhay ng isang tao na nakatali ang kanyang mga kakayahan dahil sa bilangguan na kung tawagin ay hiya. Mapagtatagumpayan ito kung ating kikilalanin na ang mga kakayahan ay dinisenyo para gamitin sa kapurihan ng Diyos. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan at ang katotohanan ito ay dapat nating panghawakan. Ang hindi paggamit ng kakayahan o ang maling paggamit ng kakayahan para sa karangalan ng Diyos ang tunay na nakakahiya, sapagkat ang Diyos ang pangunahin nating dapat kinukonsidera. Ang sabi ng Bible, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang hindi paggamit ng kakayahan para sa kapurihan ng Diyos ay sanhi din ang pagkukulang sa kapwa na dapat sana ay napapagpala ng kakayahang ginagamit ng husto at wasto. Hindi mo maidededicate sa Diyos ang kakayahang hindi mo nadidiscover dahil sa kung ano-anong mga dahilan. Ang kakayahang hindi nadidiscover ay hindi din madedevelop at sadyang panghihinayangan na lamang. Sa buhay na ito, mamimili ka lamang. Mahihiya ka ba sa tao o mahihiya ka sa Diyos na may lalang? Gawin mong matimbangan Diyos sa iyong buhay at alalahanin mo na ang pagpaparangal sa Kanya ang isa sa pinakamalaking dahilan para ang pagiging mahihiyain ay ma-overcome. Asa ka pa!